ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa eskwelahan, agad naman na tinawagan ni Paula ang kanyang anak na si Colleen. Sinabi nga nito na hindi siya agad makakauwi ng bahay sapagkat kailangan niya mag-overtime sa kanyang trabaho. Kaya naman nagpresenta na nga itong si Colleen na siya na lamang daw ang magluluto ng kanilang hapunan. Sa pag-uwi nga niya ay may nakasalubong siya na isang babaeng nagdadalang tao. Hindi nga nito naiwasan na sumakit ang kanyang tiyan at nabigla nga itong si Colleen sapagkat sa harapan niya ay tila manganganak na nga ang naturang ginang. Dahil nga sa pagkabigla, ay agad naman na matataranta itong si Colleen at ibababa nga niya ang kanyang mga hawak na libro. Hihingi nga ito ng tulong sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naman inaasahan na naroroon din itong si Lucas. Tila pagtatagpuin na nga rin ang kanilang landas. Dali-dali naman na magbibigay nga ng saklolo itong si Luke. Papayuhan ni Lucas na magbigay ng espasyo ang mga bystanders mula sa pasyente upang makalanghap nga ito ng sariwang hangin. Ganoon pa man ay aatasan nga rin niya itong si Colleen na kumuha ng tuwalya, alkohol at gunting. Ito ay ilan sa mga gagamitin niya upang tulungan nga ng mapaanak ang pasyente. Isang malakas na pag-ire at pagsigaw ang umalingaw-ngaw sa paligid. Mabuti na lamang at naipalabas nga ni Lucas ng ligtas ang sanggol. Hindi naman mapigilan ni Colleen na humanga sa lalaking nasa kanyang harapan. Iniabot na nga ni Lucas ang sanggol sa nanay nito. Labis naman ang kasiyahan ni Lucas sapagkat nakatulong nga ito sa ginang. Sa kabilang banda ay hindi naman matanggal ni Colleen ang kanyang pagtingin sa binata. Halos hindi na nga ito kumurap at tila na magnet na nga ang mga mata niya dito. Nang makarating na nga sa ospital itong ginang, kasama itong si Lucas at Colleen ay patuloy pa rin ang paglingon ng dalaga dito nga sa binata. Nagpapasalamat naman ang ginang sa pagtulong ng mga ito sa kanya. Ngunit sa isang iglap ay bigla namang nawala sa kanyang paningin ang naturang lalaki. Tinanong nga ni Colleen ang nurse kung nakita raw ba niya ito kung saan ito nagtungo. Lagot na! Tila na love at first sight yata itong si Colleen kay Lucas. Sa eskwelahan naman nila Jamie ay dali-dali nga siyang hinahatak ng kanyang kaibigan at itinuturo nga ang isang handaan. Nagulat naman itong si Jamie nang makita niya na naroroon itong si Xavier. Isang sorpresa nga ang inilaan ito para sa dalaga, kaya naman agad na kinilig itong si Jamie. Paliwanag nga niya, ito nga raw ang first mansary nila dahil ito rin ang unang buwan mula nang una silang nagkita. Narinig naman ito ng kanyang kuya Jomer kaya nagtanong nga ito kung sila na raw bang dalawa. Sagot naman ni Xavier, ito nga raw ang mansary nila bilang magkaibigan. Tugon ng binata, sana nga raw ay napasaya niya itong si Jamie. Ngunit tanong naman ni Jamie, bakit tila malungkot nga raw itong si Xavier? Wika nga ni Jamie ay nagkaayos na nga raw sila ng kanyang tatay na si Mike. Tugon naman ni Xavier, nag-aalala nga raw siya para sa kanyang mga magulang sapagkat darating nga rin daw ang panahon kung saan kailangan niyang ipaliwanag ang tungkol sa kanila ni Jamie. Nagulat naman ang dalaga at sinabing, tayo talaga? Tugon naman ni Xavier, sa tuwing kasama niya nga raw itong si Jamie ay pakiramdam niya kaya niyang gawin ang lahat. Dito'y muli na namang kinilig ang dalaga. Tinawag niya nga rin Puff itong si Jamie kaya nagulat naman itong si Xavier at nagtaka bakit daw naiintindihan ni Jamie ang salitang Puff. Tila lingwahe ito sa kanilang computer games na ang ibig sabihin ay siyang nagpapalakas sa kanila. Sa opisina ay humihingi naman ng pasensya itong si Lavinia kay Emilio sapagkat naging paranoid nga raw ito kahapon. Hiling nga nito, sakaling muli daw silang magkadaumpalad ni Elvie, huwag na lamang daw niya sanang pansinin ito o kaya naman ay itaboy niya. Tugon naman ni Emilio ay wag na nga raw nilang pag-usapan itong si Elvie. Habang nag-uusap ang dalawa ay bigla namang pumasok sa kanilang opisina itong si Camille kasunod na nga ang kanyang mga magulang. Oh my God! Speaking of the devil, nagsama pa ng mga kampon. Tugon ni Lavinia, ano naman kaya ang pakay ng pamilya ni Victor at bakit muli itong nagtungo sa opisina ni Emilio? Ito ang ating pakakaabangan dito lamang sa Marry Me, Marry You. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all. Please don't forget to subscribe!